Ang buhay ay isang dula. Isang dula na kung saan kailangan mong makibagay, lumugar at magpakatotoo. Pero paano ba makibagay sa mundong di mo maintindihan? Paano ba lumugar sa mundong may iba-ibang ginagalawan? Paano ba magpakatotoo sa sarili kung di mo naman alam kung ano at sino ka? Kailangan ba ang talikuran ng totoong pagkatao para makibagay sa ibang tao? Ito ay kwento ng pagpapakatotoo. Sana may cute na makatabi, may bagong kaibigan tapos ng klase. Lakas loob, malapit na kapropa, sumabay sa saya. Let's do the birthday high! Nasasabik sa unang araw ng eskwela. Taas kamay with confidence. Let's do the birthday high! Umaabong sa talino, do the rainy high. Kumayang masipa pa, do the saucy high. Pag mahilig ka sa sports, do the MVP high. Kung cool ka na stick, do the Rambo high. Pag solid sa bait, do the nice guy high. Itaas ng kumay, let's do the first day high. First day high! Nasasabik sa unang araw ng eskwela. Taas kamay with confidence, let's do the first day high. Iba't iba ang hilig, magkakasundo sa trip. Kung gusto mong sumama, welcome to my birthday high! Taas na oh, huwag kang mag-alala. Tiwala sa sarili, huwag ka nang mahihiya. Kumaway, huwag kalimutang umite. Sigurado sa iyo na may babate. Hi! Lakas na oh, banapin na... Okay ka lang ba? Oo, sanay na ako. Hayaan nila sila, ganun talaga sila. Ganun ba? Ma, kilala kita sa mga kaibigan ko. Talaga? Sige! May pakilala ako sa inyo, kaibigan ko. Hello! Hi! Ano pa na si Betty? Best friend ka. Marcel. Best friend? Best friend! Thank you.
hindi kami boyfriend mo. Kayo mag-alala girls. Okay, alam na. Kaya na. Okay lang. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa tula. Okay, Kapistrano, ano ibig sabihin ng tula? Strano. Okay, ma'am. Ang tula ay isang katsupa na bagay na kung saan hindi dapat tinuturo sa amin. Diba, girls? Tama! Mali, upo. Ashley, ano ibig sabihin ng tula? Ang tula ay isang uri ng politika na kung saan naglalaman ng ugma, pantig, at sukal. Okay. Salamat, Ashley. Yan ang tatlong bagsak si Ashley. Okay. Tapos na ang ating klase at pwede na kayo umuwi. Ano ginagawa mo dyan? Wala, wala yun. Eh bakit nagpapakit yung babae sa'yo? Yung pangit na babae na yun? Ewan ko. Isama kayo. No. May plano kami. May plano kami na is. At gusto namin yung pagiganti niya dahil sa ginawa niya kanina. Gusto namin gawin mo. I love you na si Agnes sa'yo. Tapos saktan mo. Di ba, girl? Pinila. So, bakit hindi ko yung kaya? Kayanin mo. Andito sila, girl! Andito sila! May party kami mamaya. Yung what? Sali ka sa kanila? Ikaw. Sumama ka na sa amin. Sumama ka na? Sige na. Sayang naman yung beauty mo kung hindi mo gagamitin. Beauty mo lang yun. Sumama ka na sa amin. May beauty siya. Ikaw wala. Kayo malis ka. Sige, sasama ako sa inyo. Tara! Tara! Sige na. Betty! Huwag ko nang basilin! Hello girls, nasa na kayo? Sa likod mo. Hi! Kumusta ka na? Kailan? Hi, Bess! Oh my God! So, ano ang plano natin ngayon? Pahihirapan natin yung pangit sa'yo. Pero tatanggal natin. Hindi natin siya kaibigan. Siya pala. Masa na bang pangit na yun? Wala. Sige, tatawagan ko. Sige, tawagan na. Hello, my new friend! Yan man susuotin mo? Oo. Bakit? Pangit ba? Kung gusto mo makipagkaibigan sa amin, makibagay ka naman. Huwag kayo mag-alala, girls. Bumili na ako. Baby? Oh, eto. Para sa'yo. Huwag mo na akong bayaran. Marami akong pera. Bilisan mo. Salamat. Hoy! Ano ba nangyari?
naman niya iniisip niya. Napatid mo nga kami. Crush mo ba si Andrew? Huwag ka doon. Mapapahamak ka lang. Bahala nga kayo. Basta, crush ko si Andrew. Wala akong magkagawa sa inyo. Uy! Nandito ka lang pala. Tapos na ka na ba? Okay lang. Ayun. Papansin na naman. Pamansin namin ang lalim-lalim ng iniisip mo. Ano problema mo ba? Wala. Magtapat ka nga. Kaibigan is kaibigan. Huwag mong sisirain. Yun naman ang magpapasaya sa'yo. Sige, susuportahan ka namin. Oo nga. Best friend? Best friend! Nagsisimula na. Sige na. Eto na to. Girls, may tatanong lang sana ako sa inyo. Ano? Tinuturo niyo ba akong kaibigan? Kahit kailan, hindi kita tinurong kaibigan. Matuto kang lumugar, tignan mo yung sarili mo. Ang pangit mo bagay sa'yo, lumugar sa mga pangit. Kasi nga, sa mundong ito, matuto kang lumugar. Kaya mamulat ka. Hindi ka nararapat sa amin. Magpakatotoo ka. Hindi na ka mamatay yun. Bes, kailangan ko ang tulong mo. Ano ba ang dapat kong gawin para magastuhan ako ni Bes? Magpagwapo ka ng todo, Bes. Hindi mo kailangan magbago, Bes. Magpakatotoo ka lang. Pamahalinid ka niya. Ikaw na ang bahala kung anong susundin mo. Mama!
sa inyong lahat. Ito ang pagbibigay po, guys, sa mga taong nagpakatotoo sa loob ng taong ito. Nasaan na kaya si Harvey? Miss ko na kasi siya eh. Maya-maya, darating din siya. Kay tagal din natin di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo. Kamusta ka na, nalulungkot? Oh, andito pala si Ginoong Harvey Barona. Sana ay kapiling kita. Sabi mo? Ayoko na sa iyo. Kung pag-udre, kapag na. Umalis nga kayo. Hi, Harvey! Bakit? Anong ginagawa mo? Umubastasin kaibigan ko. Pagkatapos ng lahat, iiwan mo siya. Nakita kita nung isang araw. Mahirap lokohin ang sarili. Dahil doon nasisimula ang hindi pagiging totoo sa pamilya at sa kapwa. May kasabihan na sa ating mga sarili nag-umpisa ang lahat. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapakatotoo, hindi na rin magiging totoo ang mga kilos at sinasabi niya. Pagkain na ba? Wala! Ano ba naman klaseng buhay to? Masa kang mayaman dito, pero sa bahay niyo, wala kayong makain. Ano ng drinks? Treat kita. Sige, may pera pa naman ako. Baka mas kailangan ng pamilya mo ang pera mo. Marami naman kayong pera. Pagpakatotoo ka nga. Ang pagpapakatotoo sa sarili ay tanda ng wala kang ginatago na kahit na ano. Huwag kang matakot na wala kang pera sa harap ng kaibigan mo. Dahil ang totoong kaibigan, di nila kailangan ng pera mo. Hi, Harvey! May puwan dito. Dito ka namupo. Sorry. Hi, Harvey! Alam mo? Ang gwapong-gwapo mo talaga ngayon. Alam mo? Bagay tayo! May sasabihin ako sa'yo. Ano? Ano ba yung salita ng pagpapakatotoo? Oo naman, bakit? Nagkita-kita ng isang araw. Kuya, 150 lang! Pagkain! Halika na! Sige na, pagkain lang namin. Wala naman talagang masama sa pagiging totoo. Ang mahalaga ay nasa lugar ang pagpapakatotoo. Basta may punto, may katuturan, at may katotohanan ang sinasabi o ginagawa. Basta bukas sa loob at walang halong kasinungalingan. Wala ko bang gagawin sa bahay niyo? Baka kailangan ka ng tatay mo. Anong tatay? Daddy! Nagkita kita ng isang araw. Minsan, may mga negatibong reaction na natatanggap sa tuwing nagpapakatotoo. Natural lang siguro sa tao na magulat sa pagiging prangka ng kahit sino. Pero siguro, mas maganda na mas bibigyan mo ng pansin ang tatay mo na nagsisikap para sa'yo. Iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal na pinagkait mo. Best! Sino ka? Ako ito, si Harvey. Nalala mo nung pasukan, yung nadapa ka, ako yun, si Harvey. Anong Harvey? Eh, yung si Harvey, payat yun eh. Hindi! Hindi ikaw si Harvey, hindi ka! Di ba may banal ka sa pet? Ha? Bes? Ako nga si Harvey eh. Nagbago ako para sa'yo. Talaga? Aray! Aray! Dahan-dahan lang! Ginawa ko to, Bes, kasi may hamingin ako sa'yo. Ano naman yun? Manig ka kasi, Bes, eh. Dati pa, mahal na mahal kita. Natatakot akong hamingin sa'yo kasi baka hindi mo ko tanggapin. Ano ka ba naman, Bes? Tanggap naman kita dahil kaibigan ka. Hindi ganun ang ibig sabihin ko, Bes, eh. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi, Bes. Hindi totoo yan. Oo, mahal mo nga, pero kaibigan lang. Ang manhid mo talaga? Hindi ako manhid. Ito na rin ang panahon
na kailangan kong magpapakatotoo sa sarili ko. Dahil marami akong natutunan. Mahal kita, best. Pero hanggang kaibigan lang. Tinadhana tayo bilang magkaibigan. Hindi bilang magkaibigan. Hindi mo naman kailangan magbago ng anyo para sa isang tao eh. Isa lang ang gusto kong gawin ngayon, best. Ang mag-aral na mabuti para sa pamilya ko at sa inyo, mga kaibigan ko. Alam kong may plano ang Diyos para sa iyo. Ginawa niya yan sa iyo dahil may nakatadhana na para sa iyo. Best friend! Amanit na talaga! Sige po ka na. Bes, gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Kung nagawa ko dati, lang ang masasabi ko sa'yo, Bes. Hindi mo kailangan magbago para tanggapin kita. Dahil sa una pa lang, tanggap na tanggap na kita. Mahal kita. Pero, hanggang kaibigan lang talaga. Para sabihin ko sa'yo, Bes, nagbabago ang tao. Pero yung pagkakaibigan natin, hindi. Ako pa rin to, ang best friend mo. Friend? Best friend. Best friends, isa na natutunan ko. Di mo kailangan magbago ng ugali o ng anyo para tanggapin ka ng karamihan. Dahil kung tunay siyang kaibigan, tatanggapin at tatanggapin ka niya kung ano ka man. Best friends! Best friends! Wow, wow, wow! Maraming klase ang pagiging totoo. Una sa Diyos. Given at understood na yun. Meron ding pagiging totoo sa kapwa. Doon nagsisimula ang mga isyo sa pakikisama at pakikisalamuha sa ibang tao. Ang isa pa ay ang pagiging totoo sa sarili. Madalas, takot tayong ipakita sa mga tao kung ano at sino talaga tayo. Pero ito tandaan natin, kailanman hindi nakamamatay ang pagiging totoo. Dahil tayo ito, kilala natin ang ating sarili. Walang masama sa pagiging dahil mahal tayo ng Diyos. Siya nga pala. Gusto niyo ba ng happy ending? Simula ng pangin at mga kanga ngayon, tinanggap mo pa rin ako. Dahil dun, mahal naman kita. Mahal naman kita dahil magkaibig ka tayo. Pasikat sa forma, sa iPad, o sa high-tech na cellphone. Hindi man ako nagsusuot ng mamahaling relo. Basta ako, laging katabi mo. Diyos sa pad ng roses at chocolate sa tulad mo. Ilabas na ang gitara, eto na ang harana para sa'yo. Awiting sinulat ng